Good morning, guys. It's me, Marlon, just for Pan TV. Welcome sa ating YouTube channel. So, share ko lang, guys, yung tinatawag na freezing cold temperatures. So, ayan, ngayong umaga, guys, sobrang lamig. Negative 10. Tapos kagabi, napakalakas pa ng hangin. So, tignan nyo yung mga ano, guys, yung nangyayari sa mga tubig, ayan, sa mga snow. Ayan. Sobrang tigas. Ayan. Diba? Tubig yan. Yung snow na natunaw. So, dumikit na talaga sa semento. So, ito rin. Ayan. Snow yan kahapon. Talagang dumikit na sila, guys. So, dahil sa sobrang lamig. Ito mga season na to, yung medyo delikado talaga ang kalsada, guys. Kasi yung nakikita nyo na katulad yan, na makintab. Tubig yan, guys. Yung mga ano yan na natunaw kahapon. Yung mga snow na natunaw kahapon. Tapos, bigla lumamig ng gabi. Natumigas sila. So yung makinis na ganito, guys, delikado yan. Huwag niyong tatapakan yan, madulas yan. Ayan o, madulas yan. Padidisgrasya kayo dyan pag tinapakan niyo yan. So tubig yan na tumigas. Ayan o, akala niyo tubig yan, yelo yan, guys. O, napakadulas niyan. Yung ano, dumikit na o. O, yung damo, yung ano, dahon. Oh, sa yelo. So yan ang isa sa mahirap na season dito, guys, sa Korea, pagka mga freezing cold temperatures na katulad nito. Delikado sa mga tao, delikado sa mga sasakyan. So dito yung sinasabi ko na talagang kakailanganin nyo ng tinatawag na ito, itong ganito. Tapos mga hand gloves. Ayan. Tapos mga kapal na kasuotan, like yung pang winter jacket. Ayan. Tsaka winter pants. Ayan. So sobrang lamig. Itong kamay ko na to, hindi mo pwedeng expose ng masyado matagal. Mainigas to, guys. Umpisa pa lang yan, ha. Meron pang mas malamig dyan. Yung talagang labas mo lang ng mga ilang minuto, 1 minute, yung kamay mo na naka-expose na dito, talagang maninigas. Sobrang lamig. So ganyan, guys, dito sa Korea, yung tinatawag na freezing cold temperatures. So napakalamig. At tapos disadvantage din to, guys, sa katulad natin na nagtatrabaho sa labas. Ayan, yung exposed sa labas ang trabaho, katulad niyan sa atin, open. So doon sa mga kababayan natin na nagtatrabaho sa loob ng factory, yung close talaga, medyo hindi ganun kalamig kasi may mga heater doon sa loob, tapos close pa, nakakulong sila. So pag ganun ang trabaho mo, okay lang, hindi ka masyadong affected. Pero sa mga katulad nung iba, na katulad ko, na outdoor ang trabaho, ayan, talagang ramdam na ramdam mo yung lamig. Diba? Napakalamig. Yan ang disadvantage, guys, ng winter dito sa South Korea, pagka sa labas ang trabaho mo. At ganun din naman pagka container ang bahay mo, sobrang lamig din. Yan yung sinasabi ko sa mga vlog natin, guys, na talagang pag container, absorb na absorb yung lamig sa loob, dahil manipis lang naman ang walling ng container, tas bakal pa yan. So yun nga, hindi tayo nakatulog kagabi. Oh no! Halos dumikit na tayo sa heater, sobrang lamig pa rin. So yan ang mahirap, guys. Pero hindi naman lahat ng hindi ko naman sinasabing lahat ng design ng container is ganun, guys, ha. Yung sa akin kasi manipis lang yung walling. May mga container din naman na okay naman. Tapos yung sa akin, yung mga gilid nung sahig ko, nung flooring, may mga butas-butas yun, kaya sumisingaw yung lamig, talagang pasok din talaga, kaya medyo mahirap. So titignan natin mamaya kung anong pwede natin magawa ron. So napakahirap, guys. Ito ang disadvantage ng winter, guys, sa mga nandito na, kaya inaayawan na. Pero syempre yung snowfall, yung pagbagsak ng snow, talagang nakakaaliw, diba? Yun ang gusto natin ma-experience. Pero yung mga katulad nito, ayan, isa sa mga struggles natin pag winter season dito sa South Korea. So share ko lang sa mga kababayan natin para kahit paano may idea kayo. Ayun o, kinakayod nila yung kalsada kasi hindi makadaan yung mga sakyan. Ayun. Mahirap kayo din yan, guys, pag ganito na ano, ay binugudburan nila ng asin. Binugudburan niya ng asin.
binubudburan niya ng asin, guys, para makontra yung lamig. Ayong ano. Para makontra yung dulas ng kalsada. So, ito ang mahirap, guys. Yung truck namin kanina hindi na makaahon dito. Dahil sa sobrang dulas ng kalsada. Nilagyan niya ng asin. So, ah, hindi asin po, guys. Parang ano to, chemical. Ayun, natunaw. Yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Yeah. We gonna sugum ya? Say your name? Sugum ya? Remember Kashi? Sugum. Oh, yeah, yeah. 이게 이게 녹아내니까 차 미끄러지니까. 네, 네, 네. 혹시 연락할 수 없어요, 이게? 아니, 없어요, 없어요. 이거는 없어요? 이런 거는 없어요, 사장님. 아, 이런 건 없어요. 예. 아, 하나 더 빠져. 모자라. 이게 좀 모자라 갖고 저 위에 좀 뿌려서면 되는데. 예, 촉촉하지요. 예. 네, 이게 뿌려야 되는데 좀 모자라네. 아, 예, 예, 예. 이게 해놔야지 안 하면 차 미끄러져요, 지금. 네, 네. 예, 예. 사고 나, 사고. 예. Sodium asin. Asin siya, guys, pero ibang ano talagang sadyang nilalagay rito ginagamit. So ayan, kung makikita niyo, guys, ayan, natutunaw siya. Yung yelo, ayan. Natunaw siya. Yung yelo dahil sa chemical na to. Nagiging tubig. So yun ang disadvantage, guys, ng ano, ng winter. Tinatanong tayo kanina nung naglagay kung merong ano dito sa ba ano, meron daw kaming ayun, yung katulad nung nilagay niya yung chemical asin yun eh, pero sa ibang form, ano siya, parang chemical. So tinatanong niya kanina kung meron daw dito sa pack sa Kongjiang. Hindi ko nagets yung unang sinabi niya kasi hindi naman talaga ako magaling mag-Korean, guys. Hindi ako marunong masyado sa Korean, yung basic lang. So parang nagahang yung utak natin bandang huli. Pag na-analyze ko yung sinasabi nila, doon ko lang nare-realize. So, huli na, di ba? Pero at least na-gets natin, di ba? Yung gusto niya sabihin. Yung pagkasabi niya kasi kanina, mabilis, di ba? Hindi naman tayo Korean. So, yan lang, guys. Sharing natin ngayong araw na to. Itong freezing cold temperature. Napakalamig, di ba? So, yan ang dapat pagandaan niyo sa mga darating ngayong taon, buwan na to. Kung taon na to, hanggang December. Dito sa South Korea. Yan ang pagandaan niyo. Importante, bonnet. Ito. Tsaka hand gloves. Lip shiner, lotion, medyo sa mga pal, ayan, inner na pants, inner na damit, so para makasurvive tayo. At syempre, yung mga gamot na pangremedyo, like kung magkaroon tayo ng sinat or trangkaso or konting lagnat, ayan, meron tayong pangontra. Although marami naman gamot dito, guys. So yan lang, guys, may share ko ngayong araw. Ayan, vlog muna tayo habang walang trabaho. Thank you so much for watching. Ingat-ingat sa mga kababayan ko na nandito na South Korea. Ingat-ingat sa mga kababayan ko na nasa mga bansang katulad nito na winter na. Ingat-ingat din. So, sana sa Pilipinas. Ayan, ingat po kayo, mga idol. At yung mga gusto pumunta rito, pray lang. Yung mga mag-exam, yung mga na-approve na yung registration, congratulations, mga lords. So, yung exam na lang ang pagandaan nyo para soon makarating din kayo dito. So, yan lang, guys. Gusto ko share sa inyo. Buhay-buhay dito sa South Korea. Thank you so much for watching. Ingat-ingat and God bless sa inyo lahat.